Narinig na ninyong sinabi ko at uulitin ko lang, ang patron ng dagupan ay hindi bangus. Ang patron ng dagupan ay St. John the Evangelist, who was a fisherman. Tandaan natin na Diyos lang ang pwedeng gumawa ng isda. Kung papaanong Diyos lang ang pwedeng magpatubo ng puno. Kung papaanong Diyos lang ang pwedeng bumuhay sa sanggol. Diyos lang ang pwedeng magbigay ng isda at lahat ng laman dagat para sa atin. Ang pangalan ng ating patron sa listahan ng 12 ay The Beloved, ang minamahal. Ito po ay nagsimula mula sa Ebanghelyo ni San Juan sapagkat tinawag siyang the disciple whom Jesus loved, the beloved. Paano po nagsimula yon at ano ang katangian ng isang alagad na beloved? Ang unang tanda ng beloved ay yung kanyang tainga ay nakadikit sa dibdib ng Panginoon doon sa huling hapunan. Nakadikit yung kanyang tainga, yung kanyang ulo sa dibdib ng Panginoon at para bagang pinapakinggan yung pintig ng puso ng Panginoon. Pero dahil ang atin pong ulo ay ganito ang itsura, ibig sabihin noon, kung ang tainga ay nakadikit sa dibdib, ang ibig sabihin noon, ang mata ay hindi nakatingin sa dibdib. Ibig sabihin noon, ang mata ay nakatingin papalabas. Sa labas ng upper room, nakatingin ang mata, samantalang ang tainga ay nakadikit sa pintig ng puso. Yun po ang unang paglalarawan sa isang beloved disciple. Ang beloved disciple ay hindi yung tumatanggap ng lahat. Ang beloved disciple ay hindi yung tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Ang beloved disciple ay hindi yung ligtas sa lahat ng sakit at sakuna. Ang beloved disciple ay hindi yung ligtas sa lahat ng pag-uusig, pati ang banta ng kamatayan. No! The beloved disciple listened to the beat of the Lord. The beloved disciple looked outside with his eyes because he knew that the beating of the Lord is for them to become missionaries. Ibig sabihin, kaya ka nakikinig sa pintig ng Panginoon ay sapagkat mayroong misyon na ibibigay sa iyong Panginoon at ang misyon na yon nasa labas ng pinto ng ating simbahan. Ngayon, medyo baligtad. Bakit? Kasi ang mata ninyo ay nakatingin dito sa harap at naririto ang Panginoon at naririto siyang ipagdiriwang natin sa altar. Pero ang tainga natin, bagamat naririnig ninyo ako, ang tainga natin ay nandoon sa direksyon ng mga pinto. Ang tainga natin ay nasa direksyon ng ating katabi. Ang ibig sabihin, habang nakatingin tayo sa Panginoon at ating sinasamba, mayroon din tayong pananagutan na pakinggan ang daing, pakinggan ang hinaing, pakinggan ang luha ng bawat isa. Sapagkat ang pagiging minamahal ng Diyos ay dapat na maghatid sa atin sa pakikinig sa Kanya at sa pakikinig sa isa't isa. Subalit, mayroong nangyari. Ano yung nangyari doon sa huling hapunan? Tinanong ni Pedro, gusto niyang malaman sapagkat sinabi ng Panginoon, isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Ang tanong, bakit hindi itinanong ni Pedro sa ating Panginoon, sino yung magtataksil? Bakit ibinulong pa niya doon sa alagad na minamahal, sino po yon Panginoon? Sabi ni Peter, ask him who it is. Ask him, sino ang magkakanulo sa kanya? Bakit pa ginawa ni Pedro yon? Sapagkat maliwanag para kay Pedro, bagamat siya ay una sa mga alagad, ang tunay na nangunguna ay hindi yung nasa posisyon, kundi yung nagmamahal. Ibig sabihin,
ang number one ay hindi talaga natin kilala. Ang number one sa dagupan ay hindi ang mayor. Ang number one sa Pangasinan ay hindi ang governor. Ang number one sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan ay hindi si Father Sok. Ito ay position lamang. Subalit ang tunay na number one sa kaharian ng Diyos ay kung sino ang nagmamahal. Baka nga ang tunay na number one sa dagupan, ang tunay na nagmamahal sa katedral ng St. John, ay baka wala dito sa loob ng simbahan. Because the real number one is the one who loves. That is why even if Peter had already received the commission to be the first pope, he still asked the beloved disciple, sino? Mga minamahal kong kapatid, sino? At tatanungin natin ng Panginoon, sino ang inyong minamahal? Hindi na natin siya tatanungin, sino ang magtataksil? Sapagkat alam nating kasama na tayo sa listahan. Subalit ang tanong natin ay, sino po ang inyong minamahal? Alam po ba ninyo na libo-libo ang santo at biyato ng simbahang Katolika? At dito sa ating katedral, mayroon po tayong 7 medallions na mga biyato at mga santo, na mga paring misyonero na naglingkod dito sa Pangasinan. Pero meron kayong hindi alam. Ano yun? Na sa libo-libong santo at biyato ng simbahang Katoliko, 600 more or less po ang pangalan ay St. John. Hindi pa kasama yung Juana, yung Joan, yung variation na ganon. Ibig sabihin po, mas maraming santo, mas maraming biyato ang simbahang Katolika, mas marami pa kaysa pangalang Maria, mas marami pa kaysa sa pangalang Joseph, mas maraming santo ang may pangalang Juan. Ito ay paalaala sa atin na ang beloved ay hindi lamang yung kaisa-isang alagad na nakinig sa pintig ng puso ng Panginoon. Ito ay paalaala sa atin na tayong lahat gusto ng Diyos na tawaging my beloved ones. Subalit bakit hindi nangyayari? Sapagkat hindi natin ginagawa ang tungkulin ng beloved. Ang tungkulin ng beloved ay hindi tumanggap, hindi maligtas. Ang tungkulin ng beloved ay hindi ipagsanggalang sa lahat ng sakuna, sakit. Hindi. Ang tungkulin ng beloved ay makinig sa pintig ng puso ng Panginoon at tingnan sa labas ang misyon na naghihintay. Sa kapistahan ng minamahal na alagad, tanungin natin ang ating sarili, nasaan ang aking tainga? At saan nakatingin ang aking mga mata? Nakikinig pa ba ang tainga ko sa pintig ni Jesus? Nakatingin pa ba ang mata ko sa misyon ni Jesus?